Huwag mong i-down yung sarili mo porkit yun pa lang yung kaya mong bilhin. Pinaghirapan mo yan. You should be proud of yourself. Story time! May magtotropa nagkita-kita. Halos matagal na panahon na rin mula nung sila'y nagsama-sama. Nagkayayaan eh. Reunion daw. Nakompleto na sila sa lamesa, nagkalabasan ng cellphone. Karamihan sa kanila naka-iPhone. Tapos may isa doon, Android yung gamit. Yung mumurahin lang, simpleng practical na cellphone. Ngayon may isang tropa doon, nag-flex ng cellphone. Ganda daw eh, mamahalin, binili daw ng parents niya. Magbo-birthday daw siya noon, tapos humiling siya sa parents niya ng cellphone, binigay daw agad yung iPhone. Habang nagpe-flex sila ng mga mamahalin nilang cellphone, may isang nananahimik. Yung isang tropa na naka-Android na mumurahin lang yung cellphone. Sabi nung isa, oh, ano yung cellphone mo? Mayroon pa palang ganyan, lumang model na yan ah. Paano ka makakasabay sa amin yan? Ganyan pa lang yung cellphone mo, ano ba yan? Ngayon sumagot tong isa, sabi niya, bro, ito lang kaya ng pinaghirapan ko eh. Kung may extra-extra kasi ako habang nag-aaral pa, nag-working student ako, kailangan ko lang ng practical na magagamit na cellphone. Tinrabaho ko naman to. Pinagsumikapan ko, nag-ipon ako hanggang sa nakabili ako ng gantong cellphone. Sumagot yung tropang naka-iPhone, sabi niya, grabe naman yan, katsipan. Tignan mo yung cellphone ko, ang ganda oh. Tignan mo camera na ito, linaw. Paano ka makakasabay sa amin kung ganyan cellphone mo? Ngayon yung naka-Android na down siya sa sarili niya. Tinago niya na lang yung cellphone niya, di niya na nilabas. Teka, naranasan mo na rin ba yung gantong senaryo? Bago ka ma-down, pakinggan mo lahat ng sasabihin ko, okay? Para sa'yo to. Hindi mahalaga kung mamahalin yung gamit na meron ka. Hindi mahalaga kung hindi ka pa makasabay sa mga gamit nila. Hindi mahalaga kung hindi mo pa kayang bumili ng mamahaling gamit. Ang importante yung mga gamit mo sariling sikap at pinaghirapan mong binili. Nakakasabay pa ba? Naalala mo yung kinuwento ko kanina? Yung isang tropa na nagpe-flex ng gamit niya na mamahalin pero hindi naman siya bumili, magulang naman niya yung bumili. Asa pa rin sa magulang. May mga tao na nuknukan ng kayabangan pero yung mga bagay na pinagyayabang nila hindi naman nila pinaghirapan, inasa lang nila sa iba. Niyayabang nila yung hindi kanila. Nakakala mo kung sino kang tapak-tapakan at maliitin. Pero in reality, kung sila talaga yung gagawa ng paraan para makabili o makapundar ng bagay na yun, hindi nila kaya. Kasi sanay sila sa marangyang buhay. Sanay silang sunod sa layaw. Nakapag bumaliktad yung mundo at dinala mo sila sa ilalim, hindi nila alam kung anong gagawin nila para makabalik ulit sa itaas. Kasi di nila alam yung hirap. Sila din yung mga taong hindi nila alam yung value ng isang bagay na binigay sa kanila kasi hindi nila pinaghirapan. Okay lang na masira kasi hindi naman nila binili. Pero ikaw na simple lang yung gamit mo, at least meron kang nagagamit, ginagamit mo yung utak mo, pinaghirapan mo yung isang bagay na binili mo. Hindi ka umasa sa ibang tao. Lahat ng gamit na meron ka, lahat yun pundar mo. Huwag kang madadown sa sarili mo. Mas maging proud ka pa dapat. Kasi nabili mo yung mga bagay na yun ang ikaw lang mag-isa. You should be proud of yourself. Hindi mo kailangan makipagsabayan sa kanila. Kung dyan pa lang sa simpleng bagay na yan, kaya mo nang pumundar, paano pa pag lumaki ka na? Paano pa pag lumakas ka na? Paano pa paglipas ng maraming panahon? Meron ka ng natatagong disiplina. At hindi yun kayang tumbasan ng puro kayabangan lang na meron sila. Dahil meron kang abilidad na gumawa ng isang bagay na gusto mo sa sarili mong sikap. May mga tao kasing lumalapit sa akin, sasabihin, ito lang yung damit na kaya kong bilhin. Nag-ipon ako, bumili ako na ito, pero ito lang yung kaya kong bilhin. O sabi ko sa kanila, uy ano kung yan lang? Pinaghirapan mo yan. Nag-effort ka, pinaghirapan mo yan, pinagsumikapan mo yan para mabili mo yung isang bagay na yan. Kaya bakit ka manliliit sa sarili mo? Kahit ganyan lang yung value ng binili mo, kahit mumurahin lang yan pero pinaghirapan mo yan, mas angat ka pa rin sa mga taong asa sa magulang o asa sa ibang tao may ipagyabang lang. Baka kasi hindi mo nare-realize yun, na mas lamang ka sa kanila. Kasi dadating yung araw na kapag big time ka na, at sila yung bumagsak, bumaliktad yung mundo nila, ikaw umaarangkada ka pa rin kasi alam mo yung dapat mong gawin pero sila hindi. Mahihirapan sila. And you should be proud of yourself, sabi ko nga, di ba? Minsan kasi akala natin mas angat sila porket may mga bagay silang mamahalin na meron sila. Pero hindi natin nare-realize na mas angat tayo sa kanila dahil yung bagay na meron tayo pinagsumikapan natin at yung sa kanila inasa lang nila. Alam ko maraming matitrigger at magagalit dito sa content ko na to, yung mga taong pinapatamaan ko. And it's okay, wala akong pakialam sa inyo. Kampi ako sa mga taong nagsusumikap para sa sarili nila. Pabor ako sa kanila. Hindi sa mga taong asa lang. Tamad. Dami kong tropa, mayayaman na pero hindi sila umaasa sa pribilehiyo nila. Nagsusumikap pa rin sila para sa sarili nila. Oo,
Marami akong kaibigan na mayayaman pero hindi sila umaasa sa magulang nila. Kaya kung magagalit kayo sa akin, wala na sa akin ang problema, nasa inyo na. Proud ako sa mga taong nagsusumikap kahit yun pa lang yung kaya nilang bilhin sa sarili nila. At least pinaghirapan nila. Nakuha! Medyo mahaba tong video na to. Ayun lang!